Ayan na, hello po mga kapambira. Good morning po. At welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay medyo ano po tayo ngayon. Meron po tayong isang malaking decision na gagawin regarding po dito sa pabahay ni regarding po sa pabahay or pagtulong po natin kay Ate Mariel. Actually, hindi po talaga pabahay. Tinutulungan po natin sa Ate Mariel sana. Kaso po ay meron po tayong decision making na gagawin po ngayon mga kapambira kasi natatagalan na rin po yung ating pabahay kala Ate Mariel, yung pagtulong natin sa kanya na sinisikap po sana natin na magkaroon sila ng matitirahan. Opo, ay napag-desisyonan ko po na ituloy na lang po dito yung ayan, ituloy na lang po dito yung kanilang pag-repair po ng bahay kasi mas maliit po yung magagastos kung dito po total po yung pong ating cash on hand na hawak-hawak ay nagkakahalaga po ng 10,000 plus meron pa nga po akong nasabi sa inyo na meron pong nakay kapitan at nung nakaraan po yun is 18,000 naging 15,000 na lang po ngayon kasi nababawasan po ni Ate Mariel. May ingay yung motor ah. So, nababawasan po ni Ate Mariel yung pondo sa halip po na madagdagan ay nababawasan. So, nahihirapan po ako mag-budget kung paano po patatamain. Kaya napag-desisyon ko po na encourage na lang din po natin sa Ate Mariel na ito na lang po yung i-repair. At least po ay kahit po maliit po yung budget po natin ay meron na po silang matitira na ano po nila. Siguro naman po, hindi naman po bababa sa 5 taon na doon sila titira. Yung 5 taon po or more than 10 years pa kung mas maganda, ay okay na rin po yun. Yung pong, kung gagastos po dito, hindi naman po yun masasayang. Opo. At yun nga po, 10,000 sa akin. Yung pong sinasabi kong 18,000 na naging 15,000 na lang po ngayon na nababawasan nga po nila Ate Mariel. Wala po sa akin yung nakay kapitan po yun. So siguro po ngayon, titiwala ko po kay Kapitan yung pagpaparepair nito kasi tumutulong din po si Cap sa kanya. Yung pong pera na nasa akin, ibibigay ko po kay Cap para po mapasimulan na rin po kasi di ko rin po nag-aantay-antay sana po tayo ng pagsisimulan nga po kay Ate Mariel kaso na babawasan pa po tapos hindi pa rin po nadadagdagan. So naisip ko po na dito na lang po sila para po meron na po, meron ng ano. Yun pong ano regarding naman po doon sa ano regarding po doon sa lote na sinasabi natin, yun po ay bakanting lote lamang po ano. Hindi naman po yun doon mawawala, bakanting lote po yun na inoffer lang po sa anak nila at nagkausap na rin po kami nung sponsor. Ay nandun lang naman po yun. At bakanting lote po yun, specifically po hindi po yun para kala Ate Mariel. Pagmamay-ari po yun ng sponsor na nag-o-offer sana. Opo. Ayun, samahan niyo po ngayon ako mga kapambira at kausapin po natin sa Ate Mariel kung ano po yung ano mangyayari. Opo. At tinanong po natin, nandito po sila ngayon sa bahay nung kanyang tinitiran po nung nakaraan. Samahan niyo po ako mga kapambira. Dito kaya yung mga parang wala sa Ate Mariel. Mama mo? Nasaan? Saan nagpunta? Saan doon? Malayo? Saan banda? Saan banda? Dito o doon sa kabila? Dito? Mabalik din yan? Antayin ko na lang? Kanina. Nagpaload daw po, puntahan ko po dun sa Oronaan kasi gagabihin po tayo pag inantay ko. Ayan mga kapambira, nandun po sa Ate Mariel, nasusog ko na po. Naglalakad na po pa, uwi. Nagpaload lang daw po pala. Kausapin po natin sa Ate Mariel kasi ano po talaga eh, hindi rin naman po ano. Di rin naman po ganun ka ano talaga po yung channel natin para ano eh nagbabaka sakali lang po sana ako na ano eh lagi ko rin naman po binabanggit sa vlog natin na
ano na po yung pabahay nila at kala Ate Mariel, at kahit pa paano po sana may mga nagpe-pledge po. Kaya lang naisip ko po na dito na lang po mas matibay po yung bubong dito, kahit po temporary lang ay mas mapapabilis po yung ano, yung pag-repair kaysa yung pag-construct ng panibago. Usapin natin sa Ate Mariel. Kunting ano lang po kasi dito ay, kasi po yung budget kong hawak-hawak dito, yung 10,000 kung 2,000 po, kulang pa po yung sa CR kung magkoconstruct po ng panibagong bahay. E dito po, yung ano, kung mag-CR po dito, didingdingan na lang po yun, tapos magbubuta sa labas, medyo mas makakatipid po. Tapos ito, didingdingan na lang po yan. Yung CR, kahit yun na lang din po sa loob kung gagawa po ng CR. Kulang po talaga eh. O. Para ano na po sila, masettle na po. Sa Ate Mariel. Ate Mariel, kamusta? Doon tayo sa ano? Maanang kalsada dito ay maingay ang sasakyan. Doon tayo sa baba. Palood siya, Ate Mariel daw. Ito po siya. Saan ka galing? Sa paloodan? Siya po. Galing ko na sa makeup ay. Hindi ko nasasagot. Ate Mariel, hawa ka may itong mic. Ate Mariel, napag-desisyonan ko na ano? Na ano po? Baligtarin mo, baligtad sa labas yung... Yan, yan. Napag-desisyonan ko na... Ito ka man, anak ko. Napag-desisyonan ko na i-refer na lang natin yung ano dyan, yung... perang nasa akin, dagdag ko na lang doon sa perang na kay Cap kasi matatagal lang pa eh. Siya nga po ay. Eh, paano, kaso po ka, may problema po tayo. Bakit? Ayaw na po ni nanay siya ipaano yung kanyang ano, kasi daw po, nag-aanohan na po sila ng mga kapatid niya. Nag? Na hindi daw po pwedeng pagtirahan daw namin mag-iina. Hindi daw ano? Pwede na daw po namin pwedeng tirahan. Tapos? Kasi baka daw po, for in case na ano, hindi naman po kami agad-agad makakais kung papaayos. Kaya nga, akala ko sa barangay man yung building niya. Eh, yun po, napag-usapan po kahapon. Nino? Namin ni nanay sa kanikap po. Eh, sabi naman ni Kap, pasamantala lang naman. Pasamantala nga lang naman. Habang nag-ano, hindi. Kasi kung, yun, sabihin natin may pera tayo, may 10,000 tayo. Oh, ay kulang pa yun. Kahit pang CR. Tapos yung perang nakaikap, nababawasan din naman. Eh, pag di pa natin ginalaw yun, lalo yung paubos ng paubos. Pag di natin ginamit yun. Okay. Eh, gaya na lang. Okay. Kasi yan, di naman siguro tatagal, di naman siguro masyadong mabilis na 3 taon, paalisin agad kayo, di naman siguro ganun. Oh, kulang po kasi yun po ang sabi. Eh, di ba, yung structure na yan, ano, barangay na yun. Yung yero, bagong kabit pa lang. Mm-hmm. Siguro di man pwedeng ano agad 'yan. Opo, pero diba? Sikap po nag-aano po siya ng maaanuhan namin matitirahan. Na. For in case na kung saan po kami, dun siguro po pwedeng anuhan po pagawin. Pero iaano niya ulit si Nanny Chay, pipilitin daw po niya na dito kasi repair. Mas madali kasi mag-repair eh, kaysa magtayo ng bago kasi tulad niyan, di naman natin. Ako, nagsisikap sana ako. Lagi kitang binabanggit sa live ko. Siya po. May mga nagpe-pledge din naman. Kaso nga, ano nga talaga eh. Matatagalan talaga eh. Abuti kung yung channel ko ay kalakihan. Kahit ngayon na ngayon din. Katulad mabibili na agad tayo pag material. Mapasok ang mga bata na ano siya at ang layo nga daw. Kasama itong maliit. Maigi kong yung dala. Asan dinadala ko pong lagayin ito. Yung malita po. May gulong. Para hindi ko siya karga. Yung malita po mismo. Ibig sabihin... Paano yan? Ay, nasan si Cap ngayon? Nakukontak mo? Nasa meeting daw po nasa siya. Nasa meeting? Pero yun ang po. Plano ko sanang ibigay kay Cap na rin yung pera para kung sakaling mag-re-repair na. Kasi sa tingin ko, yung 10,000, may maayos na kayong tulugan. Mm-hmm. Tapos yung natitira kay Cap na 15,000, may maayos na kayong tulugan dyan. May kurakurato na kayo dyan. Okay. Eh kung i-construct natin, baka poste lang yun. Poste lang yun saka, ano, sa Poso Negro lang yun. Ano sa tingin mo? Ay, katulad po niya, sabi nga po ni nani, ba't hindi na lang sila humanap ng lugar na musang malapit sa eskulahan or ano, na hindi naman nahihirapan yung mga bata na magang-maga nag-alis na agad dito, pagkatapos niya. Sagutin mo muna yan, sagutin mo muna yan. So, ganun na lang Ate Mariel, ano?
Bibigay ko yung pera, pwede ko nang ibigay sa'yo, ikaw na mag-pick up. Opo, pagdating naman po niya, naaman po yung dito at mag-uusap po sila ni nanay. Di ba po sila gano'n masyado nagkakasap, medyo mainit niya po ang ulo ni nanay hapon. Kaya, ay, gano'n? Opo. Ito nga daw po nun. Kasi sabi naman ni nanay, inaalala ko ang mga anak ni Mariel, hindi ko sino. Anong inaalala? Dapat kasi, malapit lang doon, hindi yung magang mag-aalis na yung mga bata dito, maglalakad na sa ganyang kalayo, nabit-bit pa yung maliit. Ay, dito nga, ilipat sa, kasi sabi ni Kapbaga. Ayan po mga kapambihira, total po ay bukas. Bukas dito pupunta si Kap, bukas? Bukas, para makasimula na rin po ng repair. Pagkakatiwala ko po kay Kap itong pera. Kaya Ate Mariel, bibigay naman daw ni Ate Mariel bukas kay Kap. Para makasimula na po ng repair. Kasi po, para masettle na po sila. Ano po ay, di po nadadagan yung ating, para ano na po, makalipat na po agad. Kung repair po kasi, siguro mga 1 week lang, tapos na po yan. Ito pong 10,000, malaki na po ang matatapos ito. May cut rin na siguro sila dyan, may dingding na. Opo. Kaya bibigay ko na po ito. Galing po ito dun sa ano, galing po ito dun kay Tita Precious. At yung 8K, tapos yung pong 2K, yung galing po kay Tita Ganda ng France, yung pong natitirang 4K dati na kasama po na binili natin ng mga school supplies nila. Oh, salamat po sa inyo. Bibigay ko na po wala po talaga, hindi po nadadagdagan. Eh kung napalaki-laki po natin ito, makakapagsimula rin po talaga agad. Saka si Ninong po kinausap ko, ayan, kulang talaga po ang ano natin, mahirap po mag-construct. Kasi kung imbitahan ko na po si Ninong, bibinila akong materyales, wala akong pambayad sa kanya, tapos madidelay-delay lang din po ang pagkoconstruct. Maaabala lang po si Ninong, makakaabala lang po tayo ng tao. Kaya yun po, naisip ko na po talaga, napag-desisyon ko na rin po. Yan, pa-repair na lang po natin. Hindi naman po siguro maiksing panahon na titira sila dyan. Siguro, I think, mga less than, di man po bababa ng ano yan, di man po bababa sa 5 years siguro. Makakaipo na po, pwede na po nating, depende po kung ano pong sitwasyon. Basta, yun po yung ano natin, napag-desisyon po ngayon. Di ko po alam kung mababash po ako dito o kung ano, basta, yun po yung aking decision ngayon na gagawin. Medyo, baka isipin po kasi nung iba Pero, sabi rin po kasi nung mga nagbigay po nito kung ano mapapabuti, yun po yung gawin natin. Kaya, yun po yung napag-desisyonan ko mga kapambira. Kulang po kasi ito pang CR Kahit sa CR po, hindi pa po ito aari. Kaya, repair na lang po para masettle na po sila. Ate Mariel, pakibigay na lang po kay Kap. Sige. Tapos kayo na lang po mag-usap ni Kap pa-repair na yung Mamonitor ko na lang po kung sakasakali. Madaan-daan na lang po ako dito kung anong update. Tapos pag may nag-sponsor pa pong iba, mapunta po ako dito. Bibigay ko kay Kap para mapandradagdag po dyan sa pang-repair. Okay po. Parang malungkot ka, Ate Mariel. Nabigla ko. Ha? Nabigla ka? Nabigla. Bakit? Kumbaga sana excited na nga yung mga bata magkaroon ng sarili na para daw makapagpundar na daw po ng mga gamit. Ay, yun nga, hindi nga tayo makaka-ano nga ng pero sarili. Pero kinausap ko naman, sinasabi ko, ganyan talaga. Ganun talaga, kasi kahit anong pilit natin, kung yan lang talaga ang nakayanan, ay di doon tayo mag-a-adjust, huwag tayo mag... Kasi kung ako, sinisikap ko sana, kaso... For the meantime, okay na muna dyan. Pero okay na pito. Oh, tapos pag may nagtulong sa atin, pang may nagdagdag pa ng pantulong, pang repair dyan, kasi, pero ano na yan, makakabili lang kayo dyan ng, makakapagawa ka na dyan ng higaan, plywood, dingding plywood, kasi may bubong na eh. Sobra-sobra pa yan. Pero kung itatayo natin ng bagong bahay, kulang talaga yan. Kaya, minabuti kong ganyan na muna ang pagdesisyonan ko. Para sa inyo rin naman yan. Sige Ate Maria, anong gusto mo sabihin na sa nagbigay niya? Maraming salamat po sa nagbigay po. Sana po ay patuloy pa rin po ang pagtulong niyo pa rin po sa mga nangangailangan po. Saka po... Kasi pag pinatagal ko pa Ate Maria, yung 15,000 na kay Kap, baka maging 10,000 na lang yun. Kaya binadali ko na para kahit pa paano magkaroon kayo ng tirahan. Binadali ko na kasi baka pag pinatagal-tagal ko pa
Baka mangyari niyan. Hindi, ano nga po, ang sabi nga po ni Kap sa akin, ano kaya Maril habang nandun ka sa school, eh magnegosyo ka na. Dapat nga sana ganun. Pero, okay na yan. Kahit, eh sabi ko nga, sige Kap, bigyan mo ako ng pangnegosyo, sisimulan ko na. Diba, diba tinutulungan ka rin naman ni Kap? Siya nga po. Makikipagtulungan din naman ko, Kap. Pag may dumating na ano, di, bibisibisitahin ko kayo, mabigay ako ng ano, pag may dumating, bibigay. Saka? Bibigay ko sa iyo. Yun lang naman ang ano natin, okay. Di ba? Okay. Pag may grasyang dumadating, nakakaratid naman yun sa inyo. Wala naman akong tinatago sa inyo na kung ano pa. Alam mo naman, nakikita naman yan ng mga sponsor. Siya? Opo. Sabigla lang talaga. Eh, pasensya na kung ganun. Kasi wala talaga. No choice tayo. No, no choice tayo. At least, ganun talaga? You know talaga. Sige di naman na. Hindi naman naalis sa tao yung nagkakaroon na agad ng biglaan. Oo. Nabibigla rin tayo ng mga desisyon talaga. Pero, option lang naman yan. Sinasabi, may mga option mga baga tayo. At least, buti hindi nga tayo na napasubol mo. Napapanday ko na agad yan doon. Oh, ay kung ilang buwan bago matitingga rin. Oh. Matatagal lang masyado. Kaya, makakaabala pa tayo ng karpintero. Eh, sininong galing pa yung labo. Kaya, hindi rin ako makakapangahas talaga. Wala akong extra money na pang ano eh. Pang dejong dyan eh. Sige. Sige, mapunta na ako. Sige po, brother. Salamat po. Saka salamat din po sa mga sponsor, sa pagpatuloy, sa pagpatulong. Oh, yung pag-aaral ng mga bata. Saka yung pag-aaral ng mga bata. Okay naman po, nagsisikip. Matulong-tulong kami. Matulong-tulong kami pag mayroon dumating. Sumisikip nga po sila, lalo na si Altea na laking tuwa daw niya dahil nabilhan daw siya ng mga gamit. Di ba? Kaya, proud naman siya sa sarili niya. Laging perfect ang kanyang mga sagot sa teacher. Sige. Sige po. Salamat din po at sa kainit po, God bless. Sige po. Ayun, si Bibi. Tubig naman din ni Didi niya. Wala na namang Didi. Wala na namang gatas? Wala namang. Anong ginagawa mo sa maghapon? Po. Anong ginagawa mo sa maghapon? Katulad po yan, di ko napasok mga bata. Ngayon, naglalaba. Bukas ang magang-maga, alas 3, largada na naman kami. Hindi ka nakakapag-sideline? Hindi ka nakakapag... Ay, hindi po kasi ito. As in, wala talaga? Wala. Pero di ba, naiiwanan mo naman na yan? Naiiwan ko po siya kung may mga bata. May mabantay po. Ah, hindi, dalahin mo sa ano. Mahirap. Tapos matretinda ka din. Yun nga din po, sabi ni Kap, kung meron daw po pangpuhunan, pwede naman daw po doon sa eskwelahan. Pag may mga, ano baga pong, katalay baga pong natitinda. Yung sabi ko, sige po Kap, madali po sabihin niya, pero bigyan mo akong pangpuhunan. Oo, kasi ano, okay na yan, dito na, mag-settle na kayo dito, tapos saka na lang natin problemahin kung talagang ano. Oh. Kung talagang, kasi nandito na rin yung mga materialis, oh. Siya nga po. Di ba sabi mo, may padarating pa yan. Nandito pa yung mga diniliver na materialis, di, para, sikap ano, naman po, nakakaalam na yan. Kung may padating, o may mabigay, o may ano, sila naman sige. Po, sige. Okay. Nag-usap na rin kami ni Kap about yan. Nag-usap na rin kami. Nag-okay naman na sikap sa akin. At kung ganun nga daw, di, para masettle na rin kayo ng mabilisan. Matatagalan talaga, eh. Sige, mapunta na ako. Sige po, ingat po. Ayan, salamat po mga kapambira. Yun na lang po yung pag-desisyonan po natin. Para po masettle na po sila. Opo, at makakaawa na rin po kasi pag pinapatagal po natin. At least po dito, 1 week lang po kung i-re-repair po talaga yan. Kung i-re-repair po talaga yan, mga kapambira, tapos na po yan. Wala na po silang may higa-higaan na malapad ng higaan. Saka maayos na pag na-repair na po yan. At nagkausap na rin po kami ni Kap, nag-chat man po kami ni Kap. Ayan, alam din po ni Kap na binigay ko na po yung pera. Okay. Ayan, salamat po mga kapambihira. Salamat po sa ano. Salamat po sa inyong ano, pagsuporta sa ating YouTube channel. At sa mga bago po nakakapanood ngayon, kung nagustuhan niyo po yung ating programa, ay pa-subscribe po at hit niyo po yung notification bell button and select all para lagi po tayong ma-notify sa mga latest upload natin. And sa mga sponsors po natin, maraming salamat po sa inyo. God bless you po at see you on my next vlog. Bye-bye!